So we are back for the last series na mga idol. Game number 1 pa lang naman to. This is Team Aster up against Gaming Gladiators and the best of 2. Ito na si Queen, natatawa na. Mukhang may binabalak dito sa Team Aster kung siya na, si Queen. So, going back to the draft, meron tayo dito ang Anti-Mage and Silencer for Gaming Gladiators. Man, we have this Rubik and Medusa. So, any thoughts about the opening picks? Medusa, na-secure ng GG. Ay, nako po. Oh, ay, na-secure nila yung Medusa. Kaso nga lang for Team Aster, they do have AM naman on the other hand. So, I would say malakas pa rin yung Aster dito with that AM plus. Meron silang silencer na mahihirapan yung isang Rubik to steal spells dito nga sa Team Aster later on. And ang kinakaban lang ako dito for Medusa is kapag sinabayan ng AM yung silence ng pagtalon. So mamaya natin malalaman yan, pero typically na-counter dito ng Team Aster etong first pick Medusa ng Gladiators. Kaya naman siguro in-open up ng Aster then yung Medusa, kasi may plano din talaga silang i-counter anytime. Okay. So ito nga, magkaroon nga po tayo dito ng AM plus Global Silence. But in exchange, they have to deal with the Medusa. Medyo hindi nga ito binibigay ng mga teams natin. Hindi binibigay ito ng mga Trova Vips natin. Lalong-lalo na. Kapag naalaga mo yung Medusa, sobrang hirap kalaban na ito late game. But with the AM plus Silencer, might be a way for them to deal with the Medusa. Alam naman natin, AM sa ngayon, counter niya talaga si Medusa because of that mana break. So, gusto ko dito yung picks ng Team Aster on letting the Medusa out kapalit naman ng AM para dito sa kanila. Now, going to the next phase ng draftings natin, open yung Bloodseeker actually for Gaming Gladiators. But, hindi, wala na pala. It's either offline Bloodseeker sila para makapagpanggo uli si Queen, then makounter nila yung AM. But I don't think that's gonna make any sense. Kasi yung Bloodseeker natin, parang pangit ata i-offlane or i-support this time. So, yep, open pa yung Pangolier. So, Team Master sila, pwede mag... bawal din pala sila mag-Bloodseeker dito kasi meron na AM dito, Team Master. So, completely open yung Pango. Pero pwede naman yatang i-adjust ng Gaming Gladiators into offlane, possibly. Eto nga kanilang Medusa, if that's the case. Or di kaya... AM as mid lane, may nakikita na tayong ganong klaseng adjustment even nung Berlin Major, pero di ko lang sure kung gagawin nila yun dito nga sa game na to, since OG ata yun eh, Liquid, parang OG EG pala yung merong Medusa support tapos naging mid yung AM. Depende na lang yun sa trip na tong dalawang teams na to. Pero Shadow Demon, maganda kalaban or kasama ng isang Medusa. I've seen a lot of Shadow Demon plays kapag nandyan yung isang Medusa. It's either kalaban or kasama, maganda ang isang Shadow Demon. Yup, or... ang ligtas, diba? Oh wait, ito, nag-Shadow Demon ang halito yung Gaming Gladiators. Actually, pwede maging ano to, ha? Pwede maging... safe lane AM na ata talaga to. Parang hirap i-adjust kasi nagbanot na sila ng Meepo dito. That makes us think na magiging safe lane AM to. Kasi ayaw mo talaga ng Meepo kalaban. Especially si Ace. Ayaw mong makapag-Meepo yan si Ace. Sabay carry AM pa kayo. Bahala, wala talaga kayong aasahan na safe laner dyan. Now, total meron na tayo dito pang save sa Medusa, which is a Shadow Demon and a good counter against an AM as well. Ano ang balak dito ng Team Aster? Kailangan na maalagaan pa yung AM, ha? So far, not an AM game, excluding dun sa fact na counter niya sa Medusa. Pero yung Shadow Demon plus Rubik natin, alam mo naman, good sinap against an AM. So, what is the plan for Team Aster? So, mailhiro ba? Okay, magpipick muna sila ng Batrider. Bakit? Paano eh? Medyo flex yung draft nila. Pwedeng support, pwedeng mid lane, pwedeng off lane. You never know what you're gonna get, di ba? Iniisip ko, pwede nga mag-Windranger dito si Sumile.
para sa isang Medusa, why not? Pero they go for the Queen of Pain. So, a pretty strong laner naman sa gitna. And ano ba ang usual na itinatapat sa isang Queen of Pain? Ng puck. Ayun na lang nakikita ko, wala nang, pwede naman din Ember Spirit. Pero puck kasi mahirap din dito since meron silencer, meron din AM. Okay, Queen Hero, Pangolier. Pango? Oo, Kunka, Ember. Or, ang hirap kasi kung magre-relay ka sa mga Leshrac uli ni Queen kasi mayroong AM na nga eh. So feeling ko, Pangolier yung pinaka best choice dito na gaya may Gladiators eh. Pango, Ember. Yun na lang yung mga mid lane ni Queen na papalag dito sa isang Queen of Pain eh. O at least may Ember. Yung maganda naman yung Ember Spirit. Pwede mong ma-dodge. Yung... ano ba yung dodge natin? Yung Sonic Wave? Ay, Shadow Strike sa lane. Diba? Shadow Strike. Yes, sa lane. So guys, habang nag-atay pa tayo dito ng Pigings, good luck sa lahat ng mga nakataya, ha? Tahimik lang, pero yung TD namin dito, tumama. Diyos ko Lord, sa parlay. Sana all. Wow, wala pa tayong pakabe dyan. Tahimik lang yan, tahimik lang yan. Tahimik lang yan, pero ganyan yan. Big big time na yan. Sipin mo, yung taya nyo sa parlay, one, ano daw, 2K. Parlay yan, ha, 2K. Isipin mo kung magkano yung panalo ng TD. Ay, Diyos ko Lord. Yummy. Yummy odd. Sana makarap. Sana makano, sana makaramdam nga tayo sa TD. 'Di ba? Basic. Sino? Oh. Sino 'yun? Uy. Ah. 350 sarap. Sarap si Bills nga talaga yun, di ba? Yes, kaya take a risk at bet responsibly, mga kaibigan. Pero LC naman na yung binan out dito nga ng Team Aster. Sobrang ganda na LC's dito na ban, lalo na most of the skills na binabato ng Team Aster and nade-dispel lang. At yeah. Kulang din ng offlane dito yung Gaming Gladiators. Most likely, mga kaya tumapat sa isang AM din. Ayaw mo ng LC sa AM eh. Axe siguro? Ban? Yep. Pwede. Pang counter sa ano eh. Sa Medusa yun eh. Ganda siya against si Ember. Kahit papano ah. May pang hold sila si Ember. If mag-axe. Yung Team Aster. Okay, one first Spirit Breaker ban para maalagaan yung silencer sa likod. And kulang na lang nila dito for Gaimin is yung offlane. But I think medyo dependent yung offlane nila sa ipipick din dito ng Team Aster eh. Oo, depende na lang talaga dun. For Team Aster naman, this could be Batrider position 4. And pwede din 3. Yun naman yung mahalaga dun. Kaso? Pero parang mas maganda yung 4 na ano. Feeling ko mas maganda yung 4 na Batrider since hindi mapapahirapan ng Batrider yung Medusa as a carry. So somebody na pwedeng mapahirapan yung Medusa on the laning stage or di kaya kayang tankihin yung damage niya. Lagi kasi may ano eh, laging magkakaroon ng ano eh, ng mana yung Medusa pag Batrider na ano. Yung katapat niya. So, siguro kung magiging 4, which is hindi sticky na pump type, yung Flame Break and Firefly, ayun, pwede yun. Diba? Wait, Morphling. Okay, so Morphling carry ba tayo dito? AM offlane ata ang makikita natin, guys. So, maganda ata itong Morphling laban sa isang Medusa. Kopyahin mo lang later on. So, mapu-force out ka pang mag-link and spear. Huwag ka lang makopya ng Morphling. Okay.
Natatawa na sila. Oh, ba't man? Ba't nag-morphling yan? Oh, ba't nag-morphling yan? Uy, Diyos ko po, try hard to. Yeah. Oh, ganun na yung guy ng Gladiators dito. Wow. Okay, di ba? Oh. Like, ang ganda ng like on this game. Sobrang like on game nito for Gaming Gladiators. Kaya siguro tawan-tawan na to mga players ng Gaming Gladiators. Because of that like on, napaganda ng like on this game, guys. Counters the Morphling, counters the Batrider, especially yung Silencer, walang magagawa. And of course, yung AM, walang gagawin sa like on. So, in terms of draft, siguro, papura ko dito sa Gaming Gladiators. Mas gusto ko yung draft nila dito. Yeah. Pag nag-online si Ace, sobrang hirap pigilan dito ng Lycan plus yung aggression na pwede nilang gawin eh. Pero kapag nag-late game naman yung game na to at napigilan, andito nga ng Team Aster yung pag-snowball dito ng isang Lycan, for sure, sobrang ganda ng heroes din ng Team Aster onto going sa ating late game with Morphling and AM kalaban etong ang isang Medusa. Pero kaya pala siguro sila tumatawa kasi, ay grabe, sobrang solid ng last pick dito na side ng Aster. But again, they found a solution na kailangan natin i-fast-pace yung game. Walang pang-deep-push yung side ng Team Aster. So, it will work kapag mananalo naman sa lane etong ang Gaming Gladiators. It could provide decent farming space para kay Diracho na makapag-farm dito sa game na to. Pag hindi, Aster all the way, maganda pang late game yung kanilang hero. Yup, parang dalawang carry kumbaga. Meron dito yung Team Master kasi. So, mahalaga naman. So, why not? Could be Team Master's game. Especially AM counter sa Medusa. Nakita na natin niya kanina sa Talon. Diba? Yung minanaboy ni Jebs yung pagmumuan ng Medusa. Yung naka-ultra kill nga. Pero, yep, kung ang tao dito, kung madidiscarte yan naman dito ng Gaming Gladiators, yung AM, feeling ko kakayanin naman. Kasi kanina, I mean, kanina ba yun? Yung nag-AM si, ano? Si Jabs. Actually, winning game na ata yun eh, para dun sa Medusa eh. Kaso nga lang eh, nabaliktad ng Talon yun with that mana void ni Jabs. So, posibleng manalo yung Medusa against an AM, guys. Hindi naman sobrang counter na imposible na manalo kapag mayroong AM against a Medusa. So, this time we'll find out kung sino nga ba ang mag-uwi ng game number 1. Is it a Medusa game or is it an AM game? But one thing for sure, makaka-receive tayo ng kape dito sa TV. Ayun. Oh. Nanalo eh. Oo, baka naman makaramdam si Lods. Pero ayun na nga mga kaibigan, this would be the last series na i-cover natin dito nga sa Kuya Nick's page since sabay-sabay lahat ng games, guys. Ayan, pero ito, Gaming Gladiators versus Team Aster. Ano bang, may stream A pa tayo, di ba? Mm-hmm, meron pa. So, may kino-cover din tayo, guys, doon sa mga gustong manood ng laban ng Shopify ata. Shopify, oo. Yeah, Shopify Beast Coast, mga idol. Ayan, pwede din kayong tumungo doon sa ating stream A to support our other casters and the broadcast, mga kaibigan. So, eto na, game number 1, Diracho, Gaming Gladiators, and Aster. Tingnan natin sumail kung makakakuha ba sila ng puntos laban dito sa ating major champs. This is the year of Gaming Gladiators. Mm-hmm. Halos lahat ng tournament sa kanila na pupunta. Kahit nung Dream League Season 19, sila ang nag-champion. Finalist, kalaban nila would be Team Liquid. So, tingnan natin kung mauulit ba yan dito sa Season 20. Kahit anong mangyari, manalo-matalo, they're playing for the prize pool na lang din naman since yung slot naman is already given na sa kanila. Yep. Basic na basic yan for Gaming Gladiators. Pero this time, tingnan natin kasi habang papatagal na papatagal yung taon, habang papatapos yung tours natin dito sa DPC, eh, meron mga teams na nakakatalo na sa Gaming Gladiators, di ba? So, we'll find out kung kaya nga ba talagang matalo to sa tournament. Kasi parang 100% win rate sila sa mga tournament ngayon, guys. Ngayon taon talaga, sobrang lakas. Oh, lahat ng tournament sila. Sila yung panalo sa lahat ng mga big tournaments.
No, parating Team Liquid ang runner-up. Tatlong beses na. Since Lima, Berlin, at saka Dream League. So far ngayon, consistent would be etong ang Gaming Gladiators. Team Liquid naman, on the other hand, I think they're struggling currently. And speaking of struggle, dito sa ating Group A, Team Liquid yung kulelat. Mm-hmm. And yun yung hindi mo ini-expect dito sa Team Liquid. Especially with the performance na pinakita nila during the majors. And yung DPC, medyo so-so lang din kasi yung DPC eh. So, kaya din siguro sila hirap ngayon. Yup. Pero, ito naman, pag-usapan naman natin si Sumail na napunta sa China region. Ang daming, ano no, ang daming mga players na nag-iba ng region entirely. Hindi lang yung kalapit nila. Kasi isipin mo, Sumail from NA West Europe, napunta bigla sa China. Diba? And then, si Armel, and FBC from Southeast Asia, napuntang Europe. Diba? Mm-hmm. Meron pa, si, wait lang, Celery, buhay ba siya dito? I TP out lang naman. I think it's gonna be fine. Yep, no problem. Mm-hmm. Meron pa, yung South America, for tao dito sa Viking GG pa nga kasi ata yun. And then Queen from NA to West Europe. Grabe yung ano, no? Mga adjustments. Mga case natin. Oh, grabe yung adjustments nila para mahanap yung right team para sa nila. Tingin ko kailangan din kasi na hanapin mo kung saan ka nababagay. And parang hindi ka dapat nakukulong na, uy, kasi NA server ako, NA lang dapat ako. Kita mo si Queen. Ngayon, nagsashine siya just because nakakuha siya, nakahanap siya ng proper team na grabe yung chemistry. And nung hindi pa naman si Queen yung sa Gaming Gladiators, hindi din ganun kalakasan yung Gaming Gladiators eh. Mm-hmm. So, naging sakto siya. Siya yung pangumpleto ng Gaming Gladiators para makuha nila yung mga panalong natatamasa nila ngayon. So, it's a good thing. Tingnan natin for Sumail naman if it's gonna be the same thing na nasa China region nga ba? Yung kanyang team? Mm-hmm. At magtatagal kaya siya dito? Yun naman yung tanong eh. Kasi kapag hindi naman kayo nakakakuha ng mga panalo, overall, mag-a-adjust na naman kayo and nahahanap ulit ng another team na malilipatan. Pero grabe yung adjustment, yung ano dito, harassment ni Sumail kay Queen. Diyos ko po. Although Queen, kailangan niya mairaos. So, because I'm pretty sure na Queen ang favorite matchup to, early levels. Kasi hindi pa naman mag-level 3, level 4 yung side of Fizz mo early on. So, yup, feel ko, ang ganda na pinapaita pa rin dito ni Queen. Even though he's up against the Queen of Pain, tinan mo yung CS niya. Napag-farm pa naman siya. But speaking of Queen, ito, ginagank nga siya dito ni Baboka, Farfly, Nanja, Anna, and Queen, he's gonna go down. That's the first blood for Team Master. Congratulations sa lahat ng mga nakataya. Hatid sa atin ng 7-for-7. Kanya lang po yung QR dyan. Kung meron kayong mga katanungan, mabilis ang cash, mabilis lang yung cash out dito, mga idol. Gayahin nyo yung TD namin, di ba? From 1K, naging 350K mga bossing. Kaya kung sa inyo, tayaan nyo na yung mga favorite teams ninyo. Mag-PM lang po kayo. 7-for-7, mga idol. Yan. Para kayo na yung next na magpapakape kapag tumama kayo sa parlay. Totoo yan na lahat tayo puyat dito pero at least sulit naman yung puyat kung ganito naman yung laban na nasasaksihan natin. Lalo na yung laban kanina ng Team Secret at saka Evil Geniuses, mainit din yun. Mm-hmm. So Ace naman on the other hand dito nga sa my bottom lane currently is doing a pretty good job securing last seats dito sa my bottom lane at saka gusto ko, uy. Mm-hmm. Grabe nga yun ah. Pero wait lang, 3 heroes na dito sa may bottom lane na Tofu, Ganchar, TP out, he'll make it out alive, Ace, Ambo, ang delikado ata rito. TP out then, lack of disables, no problem, andito yung Morphling. And Ace, I think he's gonna go down, yup, but with Magic Wand. Ace, mabubuhay nga ba? Ang tanong, tamang lakad lang, mataas yung regeneration ha, but still, mamatay pa naman po si Ace, mga kaibigan. So, 2-2, ang ating score. Looking good to have for the side of Team Aster. As long as wala pang ultimate itong ang Lycan, mapahirapan siya sa lane, hindi niya makuha yung kanyang early Helm of the Overlord. Madedelay itong ang game na to. This could be Team Aster's time to shine. Laban nga dito sa ating major winner na Gaming Gladiators.
So, ang likot ni Bobo ka. Oo nga, andito na naman. No, Batrider, Bobo ka. Tofu. Delikado ata si Tofu. Dito, mamamatay nga si Tofu. Sumail lang nakakuha ng kill. And yep, nicely done for side of Team Aster securing that kill for Sumail. Top lane, ito pwede nang iwan to. Yung AM, every time na magbimisiksik lang si Diracho, pwede siya mag counter spell lang dito. Ito, pwede blink in. Busa mo ng mana si Diracho. And look at the damage. Grabe nga yun. Pero cooldown yung blink ng AM ata, ah. Okay, wala nang damage si XXS. Pero okay lang. Meron naman siya dito ang Healing Lotus and meron siyang Vanguard as well. So, walang problema yan. Walang problema. Ah, pwede na kasing iwan yung AM eh. Naka-Vanguard na siya. Sobrang kunat na. So, pero sobrang bilib na bilib ako sa connection talaga ni Sumail at saka etong si Bobo ka. Sobrang on point. Even nung stand-in pa lang si Sumail, ang ganda ng kanilang chemistry. Lalo na yung pag rotate ngayon ni Bobo ka sa may middle lane, trying to help out Sumail as much as he can para mas lalo pa silang lumamang ng early. And once na lumamang sila ng early, alam mo, masisecure na, okay, magiging late game to. And kapag nag-late game, matik yung hero ng Team Aster, sobrang solid kalaban yung isang Medusa. Mm-hmm. Ito, oh, Sumail, kailangan mo na atang tumakas. Meron siyang blink, ha? Sonic Wave available din. Oh, hindi na ipagsabayan si Queen. Alam niya na available yung Sonic Wave kasi nag-magic wand na si Sumail doon. So, nice read right there coming from Queen and nice pressure as well. Okay, nakita dito si Celery. Kaya nga ba patayin? Blinking from XXS. There goes the disruption. Can they even kill this Shadow Demon? Celery is about to fall. And yup, mamamatay po si Celery. XXS, nakakuha ng kill. Diracho doesn't have any choice but to use the Stone Gaze. Buhay pa naman dito si Diracho. Ito yung mahirap kapag AM yung katapat mo talaga eh. Pero ito yung silencer. Mukhang may kita ni Quinn. Remnant out just in case. Sonic Wave coming from Sumail. And he's gonna take the kill onto Quinn. Killing spree. Para nga dito sa Queen of Pain, mga idol. Oh, napaganda pa nga yung ginawa ng silencer doon. Baited si Quinn. Hindi na din siya nakapag-react kaagad eh. I think he doesn't have mana para mag-remnant out. Kahit na alam niyang magsusonic wave na eto nga si Sumail. Tapos naging double purpose pa. Dahil refill pa yung bote dito ni Lodi Cakes. So, good start. Sobrang yaman, no? Mm-hmm. Sumail pa rin talaga. Oo. Napahirapan niya dito. Pag sinabi mo talagang laning si Sumail, yung pinaka-consistent, di ba? Parang hanggang ngayon nasa peak pa rin si Sumail ng pag-lane niya, di ba? Grabe. Ever since. Parang may in-interview nga eh. Nakalimutan ko lang kung sino. Sinabi niya, may tinanong doon na kung sino ba talaga yung isa sa magaling talagang mag-mid ngayon. And he said, si Sumail pa rin talaga, walang kupa. Sobrang hirap daw kalaban sa may middle lane. And it shows dito na even major winner ka, as long as si Sumail yung katapat mo, plus merong rotation ng support, wala kang magagawa. Mm-hmm. Favored din yung hero niya eh. Pero Celery, yup, mamamatay ata uli dito Celery. Yup, another kill for this silencer. So tatalino ulit dito si Idol. Mm-hmm. Paano kapag si Ogre Magi yung namatay? Nga pala, paano pag si Ogre yung namatay? Dalawa ulo. Hindi, wala siyang int, diba? Ay, wala kang mananakaw. Kasi walang int eh. Oo, oh, lupit na, no? Walang imp. Akala ko, dahil dalawa ulo niya. Pag dalawa ulo, dalawa din kayo mananakaw. Pero again, silencer, payaman, at patalino pala. Dito nga sa game na to. Para lang din itong support kanina ni Panda na, wag naman sana. Kasi kanina, owning din sa Panda. Kaso in the end, natalo pa rin eh. Mm-hmm. Uy, ano yun? Nag-remnant sa Runsana, eh, kaso wala. Or baka na-fake niya lang din talaga. I'm not sure. He's going on the bottom lane. Mandi-disrupt na yata sa farming. Pero tingnan natin, kailangan na din nilang kunin yung bottom lane. Eh. They need to make sure na yung lane ni Ace, eh, ma-push through nila, ma-pressure nila. Since pinanghahawakan nila sa early game would be si Ace. Pero so far, parang kaya pang pigilan na Aster, hindi na. Time out na.
alam na nila na hindi na pwede at hindi na kayang dumipensa dito ng Team Aster. Mm-hmm. Buboka, nilalapa, pero chill lang. Tier 1 bottom lane lang ang gustong basagin nga po dito ng Gaming Gladiators, ano ho. And wala magagawa yung Team Aster for the push. So, mood lang. Ito yung smoke play ng Team Aster. 2-man smoke play kasama na si Yasumil. Kita nga si Tofu dito guys. Shadow Strike, slow him down. Flame Break as well coming from Boboka. Delikado kata yung Rubik and mamamatay si Tofu. Celery uses the disruption on himself. Lalakaran ngayon siya ni Boboka and mukhang mamamatay yata dito sa Celery. Yep, that is a dominating streak for Sumail. 11 minutes in, owning po dito yung Queen of Pain sobra. Unyaman, naka-witchblade na. Lalapain nga ngayon dito si Boboka. Oo, dito yung pullback. Naku po. Pero teka lang. Nangatras yung lahi ka na eh. Huwag guys, huwag. Para medyo mahirap ata pumatay. And Pyspire na rin kasi yung shapeshift dito ni Ace. So, understandable. At least meron siya ng patay during that shapeshift. Nakuha niya naman eto ng silencer on the back lines. Isa lang naman yung ano yun, magandang item for silencer later on para hindi ka ngat-ngatin eh. Oops. Ay, wala nang one. Bang. Oh, the yep. Combo. Yep, the combo. Diracho got blown up. 2K advantage for Aster, mga tropa. Eto na ba yun? Eto na ba yun? Team Aster, I'm sure malaki yung odds ng Team Aster dito, especially kung kalaban mo Gaming Gladiators. Grabe na yun, na-established nilang pangalan. Unstoppable yung wins nila. Pero now, Aster showing dominance dito sa ating game. Ganda ng connection from support, off lane to mid lane. They know. Basang-basa nila yung galaw ng Gaming Gladiators dito and kapag hindi talaga mayaman pa rin naman si Ace, pero Medusa, imagine mo on par lang with Morphling. In fact, lamang pa si Morphling. Okay. Pa-diffusal na si AM. Sakit niyan. Yup. Good luck talaga sa Medusa. Dati, ano eh, na-nerf to eh, yung hindi nagpapatong yung diffusal mana break. Pero kasi, binalik sa dati eh. Yup. Kaya dami natin nakikitang offline AM ngayon eh, kasi nauusa rin yung Medusa eh. So, maganda yan, balance in all things, di ba? O, Medusa ka, o, AM. Para sa'yo. Tulad yan, Celery mo, mamamatay yata siya dito. Disruption? Wala. Buy time lang yan, idol. Mamamatay pa rin si Celery. And si Boboka nga, yung nakakuha nun. Mm-hmm. Well paid, well paid. Ayaw na nga gamitin yan eh. Ni XXS yung kanyang mana boy. Para ready siya mamaya. Kapag nakita nila Medusa, okay, pwede yan. Patayin natin yan with the mana void. Meanwhile naman, Sumail still on the top 10. For yung score natin dyan, XSS, masaya nga nagpa-farm. Same goes with the Morphling. The balancer na lang dito ng Gaming Gladiators would be si Ace na hindi naman ganun nanalo sa lane kasi nakakapag-farm pa rin yung isang Morphling pero kailangan niya mag-snowball. Kailangan na masamahan siya ng Ember Spirit and the team. Kaso, paano kasi kayo makakakuha ng kills kung sobrang hirap din ni Queen dito? Mm-hmm. Kaya ba to? Kaya ba to day? Walang burst eh. Mm-hmm. Tingnan lang. Oh, okay, see rin siya isang dyan na. Mamanu-manuhin daw yung Morphling mo na eh. Copying that disruption to buy some time. Kaya mo ma-joke out? Nope. Oh, yun mo na, lalaban na nga lang. Meron siyang wave from if ever. Global silence na gamit na. And wala naman natang mamamatay dito. Except for the AM na nailubog. So may ill blinking in. Delikado si Tofu. And yup, down he goes. Freaking. Para nga po dito sa identity master. Flaming Lasso na gamit na onto the Shadow Demon. Celery gets out. Pero andito na yung shapeshift. Delikado yung silencer nilalapa at mamamatay po agad yung silencer. Walang magawa sa Lycan. Boboka has to run away as well. Pero mamamatay din po dito si Boboka. Ace gets the double killing spree para nga po sa Lycan. Sakto yung dating ng Lycan dun. Tira-tira siya na yung kumain dun sa dalawang support. Masyado dun yatang nag-overextend etong support ng Team Master, especially etong si Boboka.
kinula na sila sa damage, eh, pabak na yung AM kasi nga nabuburn out yung mana niya with the illusion na meron etong ang si Shadow Demon. So Mail then hesitant pumasok sa team fight knowing na pwedeng gawin ng Lycan yun, yung ginawa niya kanina once he go blinks in. And lalo nang ayaw mong bigyan ng kills etong Lycan kasi kita mo naman after the 2 kills na nakuha niya, automatic top net worth. And ito yung inaasahan ng Gaming Gladiators na mangyari, na masulit yung shapeshift ng isang Lycan plus makuha niya kagad yung kanyang helm kasi they would play around this Lycan. Ito yung sinasabi natin kanina, no? Lycan, ang ganda. AM, maganda this game. Ito nga yung nakita natin, guys. Pero nakita dito si Tofu. Mamamatay nga ba? So, ni Queen, patikan si Jiracho. Madali. Although, nakakuha ni Sumail yung kill on to Tofu. Pero ito, nilalapa yung silencer. And I think Siamis C. Mamatay na ata siya dito. Uy, hindi tumama yung Shadow Poison. Ha? Okay. Okay, so buhay pa. Si Idol. Solo kill, ha? Si Queen. Namatay si Queen, eh. Oo. Pinatay ng AM solo kill na ubusan ng mana or na mana void, I suppose. Kasi on cooldown yung mana void dito ng isang AM. Naku, pahirapan for Queen. Paano makasabay dito sa course? Eto, ire-replay. Naku, naubusan nga ng mana. Op. Hello! Mautak si XSS. Ah. Nag-watcher lang. Para if ever mong ma-joke. And si Queen, ayun nga, namatay nga si Gwen dito, guys. Yan, solo killed by XXS dyan sa may bottom lane. Nakakabawi naman si Diracho, but AM Morphling, kalaban mo late game, agad yung scepter lang sa Morphling, lugi ka na kagad, eh. Yep. Kawawa din yung supports dito, lalapain lang dito na AM later on sa team fight. Queen of Pain, mayaman din. Ace the pag-asa, only hope. Diracho naman, iniisip ko kasi Medusa, maubusan lang ng mana. Basic na lang patayin dito ng Team Aster, eh. So, Gaming Gladiators, going for Aghanimsa din si Monet. Best counter for Medusa. Busan ka ng stats niya. Mm-hmm. Ito, top lane. Gusto nila, si Monet ang nakita. Straight into Ags nga dito si Monet para makalaban na. Actually, napapasig sa mga Morphling, mga carry mm-hmm. ngayon ng Morphling. Hyperion na talaga yung Uggs, eh. Kasi mm-hmm. isa may pinakamagandang item sa Morphling, eh, no? Kung 2000, mas maganda pa nga siya, let's say for example, sa Manta or what, in terms of adding stats, lalong-lalo mm-hmm. kapag agility yung ninanakawan mo. Kasi bukod sa lumalakas ka because of that stolen stats, eh, sobrang hina ng katapat mong carry. Ang bagal din ng attack speed. So, mm-hmm. good item phase yan for a Morphling. Pero ito, Roche. Eh, makukuha po dito ng Gaming Gladiators. So, easy ages? Para nga dito sa ano, Gaming Gladiators? Oo, kailangan nang ibigay kay Queen. Sobrang hirap ni Queen dito sa game na to, eh. Hindi siya makabangon, eh. So, with that double na buhay, baka naman, eh, mabigyan siya ng space to farm dito sa game na to. XSS? Asa siya? Ah, nag-blink out na. Medyo tahimik lang yung ating laban dito kasi isipin na natin AM Morphling, eto nga Team Aster's Medusa for Gaming Gladiator, so you wouldn't expect much action dito sa game na to unless umabot na tayo sa puntong may item na pareho yung mga course dito na both teams. Grabe din mong umiwas yung Aster, oh. Wala kang mahanap sa mapa. Sobrang play safe nga nila dito. Play around the vision lang. Tignan mo, sa bottom lane. Saan meron sila dito ang tier 2. Tama out lang, okay. Meron silang warden banda sa may Twins Gate. Patingin pa sila kahit papano. And okay, blink out again. XXS, sobrang ano. Sobrang iingat ng mga players natin. Wala kasing nakikita sa mapa, eh. Iniisip na dito, papakita si Ace lang. And ang ginagawa lang ni Ace, pulis lang naman siya sa teamfight, eh. Darating siya kapag wala ng skills. Eto nga Team Aster or na-out position na. Lalo na yung mga supports na Aster, dun niya ngangat-ngatin. But other than that, grabe, sobrang play safe at hindi makahanap ng tempo yung side ng Gaming Gladiators na asan nga ba yung mga heroes na to. Pero what they could do is,
mag-push sila na objective para ma-force out nila yung Aster na lumaban sa kanila. Diba? Mm-hmm. Aegis sila eh. Diracho? Butterfly, okay. Aegis, na kay Quinn, Boboka, farming that four staff para if ever, for Saban? Yep. Mm. I think so. So, pwedeng, mag-hurricane pike ba yan? Ba't meron siyang belt of strength? Baka mag-Buddha drums. Ah, siguro. Okay. Mm-mm. Boots of bearing. Understandable. Yes. Aghanims for Sumail. So, ready to fight na ba? Ito nga Team Aster, pero may Aegis pa kasi. Sinong nahuli? Ah, si Boboka. Mm-hmm. Delikado ata dito si Boboka. Queen gets the slot of his. Actually, si Celery nakakuha ng kill. Ito, Butterfly, available na para sa Medusa. Ito na ata yung oras na mag-i-stick out na yung side ng gaming gladiators. Dahil available na yung Butterfly. And for now, walang sagot yung Team Aster doon. Aside from the magic damage. Kaso 384 lang buhay na ito. Kailangan maalagaan talaga nila dito si Diracho. Kung walang AM sana, feeling ko unstoppable yung Medusa ngayon. But with the AM, you have to be mindful about the Medusa. Uy, nagwawala si Queen ah. Pero uy, gaming gladiators, okay. This is it, pansit. This is it, pansit. Unang labas ng Butterfly eh. Mm-mm. Tsaka meron siyang Grobo. Sobrang sulit na niyan. Mm-hmm. Pero wala sa kanya yung Aegis, ha? Hindi din sila pwedeng masyadong maging matapang. Pero they managed to get that second tower objective naman dyan sa may middle lane. Sulit naman na yun, kahit papano, for Queen para makabawi siya dito sa game na to. And nice attempt na pauwiin yung heroes dito ng Team Master. Pero hindi nag-budge yung position dito ng isang Morphling. In fact, nag-pressure din siya ng lane doon sa may top lane. So, it's either magpapapressure ka, gaming gladiator, so uuwi at magde-depensa sa may top lane. Ayun na nga si Queen, meron siyang ability. So, it's a good thing. Para di din sila ma-pressure. Pero, ang gagawin dito ng Team Aster. Pawala na din yung Aegis eh. Mm-hmm. Ay, takbo! Naban nga ba, ito na si Queen. Taking the front line. Siya may Aegis dito eh. So, walang problema. Wala naman na dito si Queen ha. Pero 30 seconds na lang. Para dito sa Aegis. Okay. Tier 3, babasagin nga dito sa may bottom lane. Diretso. Basag lang din. Yun yung nasa front line. Sa gusto talagang magamit yung Aegis. Make use of the Aegis. Pero ito, malalaso. Yung Medusa, wave from it coming from Manay, nakita na replica dito si Diracho at mamamatay nga po yung Medusa. Mga tropa, Queen will be here. Thanks to that, Aegis is ready to fight for the second time around but still silenced. Dito yung Ember Spirit. Now the blink forward. Triple kill for Sumay. What a sonic wave right there. And kailangan na ata umatras dito ng Ember Spirit. Oh no. Nalikado si Queen mo. Madadali pa yung Ember Spirit. At ito yung teamfight na inaantay ng Team Aster. Once the Aghanim Scepter available, para nga dito sa Morphling, eh, for sure, may kalalagyan dito yung Medusa. Oo, eto din. May kalalagyan to. Wala ka ng safe shift, ha? Pati si Ace. Ay, naku po. Wala nga lang sila pang cancel. Okay. Oo, boy pa naman. Pero yung teamfight na to, sobrang solid ng hula dito ni Boboka. Hindi na nakapag-react. Ito nga si Diracho eh. And this is the thing with Medusa. Kapag merong AM and Morphling na merong Aghanim Scepter, he cannot do anything sa teamfight. At saka yun nga eh, pag nakopya ka, hindi lang kasi agility yung nakukuha na isang Morphling. Pati na din yung ability ng isang Medusa with that Aghanim Scepter upgrade. Hawak talaga sa... Ala eh, stressy eh. Pangit ng team fight doon ng gaming gladiators. Pinilit nilang magamit yung Aegis of the Immortal, but thing is, wala sa Medusa yung Aegis. Kung kay Medusa yung Aegis, pwede pa eh. Pero mahirap pa rin lumaban for sure. Mhm. Kanyari. Tapos po sabayan napatayo na si ano, si Emperor. No, ang kulang. May nag-DC ba? Wala naman nag-DC. Baka may ipis. Ano yun yung ano? Dati kay Abed sa WePlay. Admin, coach. Kaya nga eh.
Tawa ako din. Yung camera ni Abed dun, parang hindi siya mapakali kasi baka lumipad yung ipis sa kanya. Ah, okay. Moving on. Medyo matagal-tagal na naman yon yung Wii Play. Ano? Tagal na ng Wii Play. Isa yung sa mga solid na majors, no? Yung anime majors. Ang ganda ng tema nila. Mm-mm. Eto, tingnan natin. Ayun, may langaw daw. Di nga. Ay, may langaw. Sabi ng viewers, oh, hindi ako natingin sa chat eh. Kanina, nag-focus ako dun sa ano eh. Camera ni Sumail eh. Mm. Nilangaw. Eto, na Gaming Gladiators. Gaya na sabi ni Easy kanina, guys. May mga teams na talaga na nakakatalo sa Gladiators or di kaya nakakaisa. So, maybe this includes Team Aster with the current na nangyayari. Sobrang yaman ng tatlong course ng Team Aster. And tikin time bomb din kasi itong Gaming Gladiators with Ace eh. Kailangan makahanap siya ng opening, makatanggal siya ng isa or dalawang hero bago pa maibitaw ni Silencer yung silence niya or di kaya eto nga si Bobo ka, kasi may blink dagger na eh. Mabibigla talaga etong Medusa. Link and Spear ata, maganda for Medu eh. Mm, para hindi siya basta-basta makopya nga dito ni Monet. Or di ka mahatak. Aha. Yun nga ba, ang sagot. Pero mukhang magbibigay kasi si Idol eh. Pwede pa rin naman, oo. Oo, nabili niya yung Mithril Hammer na eh. So decided ata mag-BKB si Tropa eh. Para tumagal din siya kahit papano sa may team fight. Basta talaga wag lang mahatak ng ano, ng Batrider kasi ay pero pag nahatak naman siya din, ang maganda din naman diyan, meron naman si Celery. Problema lang kapag pangit yung position niya. Mhm. Sabog ka talaga diyan. So, okay, straight into BKB sabay Daedalus yung balak niya afterwards. So, pantayuan na lang talaga. No Linkens, okay, no more defensive items. Man, ano, magpakalalaki na lang daw. Sabi dito ni Diracho, pantayuan na lang. Bibiling ko, pero si Celery ang matadali dito. Warded nga kasi, and Celery is about to fall. Even the Lotus Orb, it's not gonna help you, sir. Mamamatay pa rin po dito sa Celery. Si Sumail yung nakakuha ng kill. Well played, and that is a godlike strike for Sumail. Already, mga tropa. Malapit na rin sa Abyssal. Dito sa XXS, ay, naku po. Aba, si Queen ah, may galaw ah. Mhm. Mhm. Oh, si XSS nag semi carry na din eh. Actually, pa-carry na nga siya eh. Oo. Dito sa game na to, hindi lang si Morphling yung aalahanin na isang Medusa, pati na din yung AM na talagang pang-counter sa kanya. They were able to get the tower naman dito sa may bottom lane, pero still hard game to for Diracho kung paano niya ipapanalo yung game na to with Medusa as a carry and then hindi din ganun kayaman si Queen. Pero 2k lang naman yung difference but still, yung level niya kasi sobrang baba. 15 lang ata yung level ni Queen eh. O 16. Mm-hmm. Same goes with Ace. Meanwhile, yung course ng Aster 19 na pa 20 na. So, dun siya doon nalulugi yung Gaming Gladiators. Mm-hmm. Sumail, Octarine, Aghanim Scepter. Ito na yung mga naging items sa Queen of Pain. Yung spam ng ano, Shadow Strike every team fight. Sobrang annoying na ito eh. Hindi ko na sure kung nagpapatong siya. Nagpapatong ba to? Kasi mabilis yung cooldown ng ano eh, ng Shadow Strike. Alam ko, nagre-reset lang. Ah, nagre-reset. So, pag pero yung tick kasi automatic, oo. Okay. Yung so, initial tick kasi yung malaki din yung damage. Kaya boset din. Okay. Hindi yung slow haabulin mo kasi din. Sobrang slowed ka for the first second. Uy. Yeah, pero, eto, off-screen guys. Papunta na naman on the way na. Ginabi din Global Silence. Actually dito, magkaroon nata tayo ng team fight sa Mail. Trying to focus down on the Shadow Demon. Pero, atras ba? Seryoso ba? Kaya ba today, sir? Medyo mahirap yan. Nakopya na yung Medusa nyo. Walang damage dito si Diracho. Sumail bursted down tofu. Right there, Diracho. Manlalaban mo na eh. Pwede siya lumaban dito. Actually, wala magagawa dito si Diracho. Gonna try to TP out. But the AM Blink Zane with a bash. Oh, no.
Dear Ashen, look how the mighty have fallen. And Ace, tamak-takas na lang muna. Pero mukhang mamamatay pa rin nata siya dito pag naabutan ng AM. Uy, sumaling landas, nag-blink. Tama, TP out lang. Ayun, nakita. Abyssal Blade. And wala na taas po dito si Ace. That's it. 5 heroes down for the side of Gaming Gladiators. Wala na to. Sobrang hirap na itong ipanalo. Walang magagawa dito si Diracho eh. Kahit saan ang gulo kong tingnan, AM tsaka Morphling, both of these heroes were counter dito nga kay Medusa. Aghanim scepter lang ng Morphling. Kahit nga Morphling alone eh. Samahan mo pa ng AM na sobrang bosset natin sa dalawang support dito ng Gaming Gladiators. Queen cannot do anything. Ace naman on the other hand, having a hard time chasing down yung mga support sa backlines, lalo na meron ng four staffs, drums, lalo pa siguro kapag nag go scepter. Etong mga support talagang wala nang mamamatay for the side of Team Aster during team fight. So, it's a hard time for Gaming Gladiators. Outpicked eh. Para sa akin, and outplayed din sila early stages of the game kasi talagang nanalo yung Aster. Lalo na with the movement ni Boboka sa iba't ibang lane. Mm-hmm. Isa yun sa mga key eh. Oh no. Gaming Gladiators, ito na nga. Game number one, mukhang delikado po sila dito mga kaibigan. Ito na yung tipong gadasanin ng draft nyo eh. Pero umabot ng 1v2 yung course eh. Diba? Dalawa Keric. Hindi nga makalaban. Hindi nga kaya ni Diracho dito yung Morphling. Pag nakopya, wala na yun eh. So, what if sama mo pa ng AM na counter sa'yo? So, game is hard. Para sa side ng Gladiators. Game is hard nga talaga. Yaman pa ni Bobo ka dito. Mm-hmm. Wala, mahata ka lang eh. Celery, hindi ka din makaposition na maayos dito. Kailangan mong batayan. Oh. Oh, I'm land out na lang. So, buhayin mo, buhay pa naman siya dito. Kawawa eh. Yaman ni Sumail, taas ang level. 17 lang si Queen eh. Ka-level niya lang halos yung supports dito ng Team Aster. So, hindi ka mag-expect ng napakaraming damage out of this Ember Spirit. Hindi niya nga ma-check out yung dalawang support eh. And as for the silencer, bumitaw ka lang ng global silence. All goods ka na eh. Pwede ka nang mamatay. Diba? Altab ka na, no? Paabitaw mo ng global silence. Oh, altab. Mm-mm. Okay. Wala namang mahanap. Ito nga ang Aster. Pero kulong na sa mapa. Ito nga ang Gaming Gladiators. Pero at least meron naman silang Lycan that could push out lanes. Pati yung illusions. Pero wala silang experience. Yun yung kulang dito ng Gaming Gladiators eh. Mm-hmm. And okay, tier 2. Babasagin na nga. Ganyan-ganyan na ng mga bossing. Basic na tier 2 na lang. Uli, makikita natin dito for Team Aster. Ito na nga yung abyssal ng AM. Going for Skadi na si Boss Amorito. Ito, nakasatanic na naman kahit papano yung Medusa. Ah, okay, nag-aga ng satanic siya. Hindi na yung BKB into Daedalus. Ay, hindi. Kala ko yung... Kinopia lang pala. Okay. Alright. Ayun, BKB pa rin. And Daedalus, Butterfly. Yes. Kala ko, ito yung item ng Medusa eh. Oo, yung kinopia ni Morphling. Yeah. Uy, Celery, patay ka diha. Oh, nice Lotus Herb sana, pero mamamatay pa rin po dito sa Celery. Easy kill for Monet, killing spree para dito sa Morphling. Pero wala na, hindi naghiwalay din halos sa itong Team Master eh. Nag-try mag-smoke itong Gaming Gladiators hoping na meron silang makita ang isang naliligaw na hero dito ng Team Aster, pero wala eh. Pinifix na nila yung lanes dito and maganda naman ginagawa ni Queen. Pinapressure niya yung top lane. Kaso, speaking of pressure, eto ang pressure na dapat nilang sagutan. Mm-hmm. Mahigran na yung Aster eh. Ayaw ni Diracho magpakita. Once na nagpakita siya, automatic pwede siya maabisal. Patay ka agad to. Yup. Kahit no yung AM eh, kaya niya labanan yung Medusa ngayon eh. Diba? Mm-mm.
Wala na. Diretso, hindi mo nakaya kahit sa AM man lang or sa ano. Or yung Moral Flame, Diyos ko Lord. Okay, si Monet, nakopya na naman yung Medusa. Ano damage mo, Idol? Wala po. Pero si Monet, wala na siya ditong mana. He's got the Satanic, pero Aegis muna ang gagamitin niya dito, guys. So, another team fight nga ata. Malilift. Dito, yung Morphling. Can they try to kill the Morphling? Nope. I guess not. Pero magagabol. Oh, napa-shapeshift dito si Ace, ha? Mukhang gusto magabol. Howl din, pero nope. Know your place, sabi ng Team Aster. Eto, atras naman yung Gladiators. Fix lanes muna yata for Team Aster. Mid lane. Pahintay ng cooldown or availability ng ultimate na isang Morphling, and then they could still fight. Ay, nahuli! Yun lang, nahuli. Oh, mapapabigay talaga si Diracio dyan. And then Stone Gaze, parang hindi talaga mamatay. With the damage has been done, wala siyang Stone Gaze, wala siyang BKB. Paano nyo lalabanan ngayon yung Team Aster? Sumail, ito blinking in a Fearless Queen of Pain right there, mga kaibigan. Pwede siya mag-blinking dito if he wants to. Pero si Monet na nga lang, yung patambay dito sa front lines and tutulak ng tier 3 bottom? No. Okay. Dedepensa muna dito kasi grabe yung segue na ginagawa ni Idol dun eh. Grabe din si Ace yung pressure na ginagawa niya dito sa side lanes. Pero kasi, eto. Uy. No, ayun. Mamamatay nga si Boboka. Eto na ba yun? Gladiators, kaya ba nila patayin yung Morphling? Global Silence out. Na abyssal dito yung Medusa. Walang magawa. Wala nang mana si Diracho. And down he goes. I think this might be over. Nagamit na kasi kanina, man. Yung BKB Stone Gaze. Wala siyang sagot dito. And Aster will just win this fight. Mapapabuyback yung Medusa. Pero anong gagawin ng Medusa up against the AM, up against the Morph, na sobrang yaman mga tropa? Nagamit din kasi ni Ace yung kanyang shapeshift kanina sa top lane eh. Aster knows na pag wala yung shapeshift na yun, ay. Uy, my God. And patay na. Naman. Eh, ha? Yeah, patay na. This is it, GG. Makikita natin yan anytime soon. Wala na din silang damage, eh. Ayun na. They know. Yep. They failed yung attempt nila na early yung game na to with the Lycan pick dito ng Gaming Gladiators. Nice game by Team Aster. Grabe yung chemistry nila as a team. Lahat ng lanes panalo. Good rotation from Boboka nung early stages ng game. He knows when to leave yung kanyang offlane na mayaman sa lane, and tingin ko naman talaga Aster talaga yung mananalo doon, lalo na kapag tumagal yung laban eh. Alam natin na hindi kayang pumalag ng isang Medusa late game laban sa isang AM and Morphling. Grabe yung pick, last pick Morphling doon. On point. Yup, outdrafted completely dito yung Gladiators, mga kaibigan. Well, tingnan natin sa game number 2 kung kakayanin ba. Maganda ba yung odds direct sa game number 2 at matayaan na natin? Maganda ba? Maganda ba? Ay, panalo ba tayo sa last bet kanina? Saan ulit tayo nakataya? Kalimutan ko ah. Nag-over tayo kanina eh. Okay, so, okay, mga talo. Talo guys, mga talo. Pero yung game, ay talo ba? Hindi yata tayo nag-bet sa Gladiator Saster eh. Di ba? Yeah. Eh. Anong pinata natin? Game number 2. Game number 2 na lang? Oh, game number 2 na lang. Okay. Copy, let's copy. Let's put Aster Gladiators, Lottie. Yang woman. Game number 2, easy, ikaw na. Game number 2, Aster. Ay, let's go. Lakas nila eh. Lakas eh. Parang na yan, 10k. Ayun. Right, tala. Sa lahat mga gustong sumabay dito. Oo, sa lahat na magustong sumabay para maging millionaire, ay mag-PM na po kayo sa Oyanic page. Mga idol, iscan nyo lang yung QR dyan sa inyong mga screen. Kung meron kayong mga katanungan, PM lang po ang Oyanic page, mga idol. And kami ay magbabalik, short break lang po para sa amin. And we'll be right back for the game number 2. Should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose.
So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.